May dala nga pala akong pasalubong para sa inyong lahat. Sagot ni Denise at saka binaba ng driver niya ang mga kahon-kahon nitong dala. Osha, pumasok na muna tayo sa loob at ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. At para makakain na din tayong lahat. Saad ni Lola Tasing. Sige ho. Magalang na sagot ni Denise. Wala pa rin pong pinagbago dito, Lola, no? Mahinhin na usan ni Denise habang inililibot nito ang mga mata sa buong bahay. Marami namang nagbago, pero ganoon pa rin. Eto na ang kwarto mo at pinalinis ko na ito. Pagkasabi ng kanyang lola, ay agad ditong binuksan ang kwarto niya. Pumasok ang dalawa sa loob at saka muli ay nagkwento si Lola Tasing. Naaalala mo pa ba noon? Gabi-gabing umaakit dito si Kian para lang makita ka. Uwi ka ni Lola Tasing. Saglit namang natigilan si Denise nang marinig ang pangalan ng dating kasintahan. Pilit siyang umiti, saka muling nagsalita. Nako naman, si Lola talaga. Huwag na po nating pag-usapan si Kian, Lola. May Timothy na ho ako ngayon. Ay sus, si Kian pa rin ang bagay sa'yo. Hirit pa ng kanyang lola. Hindi na lang siya nagsalita dahil baka kung ano-ano pang ipaalala sa kanya ng abuela. Naiiling na lamang si Denise. Inabala niya ang sarili sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. At habang nag-aayos, ay nakita niyang isang lumang kahon sa loob ng cabinet. Kinuha niya ito at saka niya ito binuksan. Muli na naman siyang natigilan nang makita doon ang mga love letter ni Kian sa kanya noon. Mga regalo at mga litrato. Si Kian ang naging unang nobyo ni Denise. Kilala ito bilang isang bulakbol, lasinggero, at isa sa mga siga sa baryo nila noon. Maituturing din na pinakagwapo si Kian sa bayan nila. Halos lahat ng taga San Isidro ay nakakakilala sa kanya dahil sa mga bisyo nito. Ngunit sa kabila noon, ay gustong gusto ito ng lola niya para sa kanya. Ano na kayang buhay ng mokong na yun ngayon? Siguro ay pariwara pa rin ang buhay nun hanggang ngayon. Uwi ka ni Denise sa sarili. Pagkatapos kasi niyang lumuwas sa Maynila, ay wala na siyang balita sa dating kasintahan. Sa Maynila na niya hinanap ang kapalaran niya. At sa pag-aartista siya napunta. Denise, kumain ka na muna dito. Maya-maya ay tawag ni Lola Tasing mula sa labas. Opo, Lola. Susunod na ho ako. Sagot naman ang dalaga. Nang matapos silang kumain ay nagsiuwian na rin ang mga kamag-anak nila. May inaabot naman si Lola Tasing ang binalot nitong mga pagkain. Anong gagawin ko dito, Lola? Tanong ng dalaga. Dalhin mo na ito kinakiyan. Hindi kasi nakapunta ang tita Karen mo sa welcome party mo, kaya pinagbalot ko na lang siya. Sagot ng matanda. Lola naman, bakit kailangan ako pang maghatid nito? Tanong pa ni Denise, sabay taas ng kilay nito. Sige na, para na rin magkita kayo ni Kian. Pamimilit pa ng kanyang lola. Si Lola talaga, ayoko rin namang makita ang pagmumukha niya. Siguro ang pangit-pangit na niya ngayon. Sagot ni Denise at saka tinarayan ng kanyang lola. Aba, sinong pangit? Baka pag nakita mo si Kian ngayon ay hindi lang ang panga ang malaglag sa'yo. Eh ano pa po ba, Lola? Baka panty mo malaglag rin. Dagdag pa ng matanda. Eh, Lola talaga. Akin na nga yan. Patutunayan ko po sa'yo na wala na akong kahit konting feelings para sa Kian na yan. Inis na sambit ng dalaga. Tingnan natin. Tudyo ni Lola Tasing sa kanyang apo. Agad na kinuha ni Denise ang nakabalot na pagkain at lumabas ng bahay. Binagtas niya ang daan patungo sa bahay ng dati nitong nobyo. Naabutan niya naman doon si Karen na kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman. Nakaramdam siya ng alinlangan. Excuse me po. Sambit ng dalaga. Napalingon naman agad ang babaeng nagdidilig ng halaman. Oh, aba! Ikaw na ba yan din din? Tanong ni Karen, saka naman tumango si Denise. Ay, napakagandang bata.
Idagdag pa ni Karen. Mas lalo ka pang gumanda, iha. Nako, itong si tita talaga ng bola pa. Siya po pala, hindi ho kasi kayo nakadalo kanina sa pagsalubong sa akin. Kaya ipinagbalot ho kayo ni Lola. Pagkasabi, ay agad na inaabot ni Denise ang dala nito. Salamat din. O, pumasok ka muna at magkwentuhan na muna tayo. Sagot ni Karen. Sige po. Magalang na sagot naman ni Denise at saka itong umiti. Sabay na pumasok sa loob ang dalawa. Siya nga po pala, tita. Pasalubong ko naman po ito para sa'yo. Pagkasabi niyo ni Denise, ay agad niyang iniabot ang isang regalo. Nako, nag-abala ka pa talaga, iha. Salamat ha. Kumusta naman ang buhay mo sa Maynila? Maayos naman po. Kahit papaano ay naging masaya naman po ako. Nakikita ko naman yun. Ikaw ba'y may nobyo ka na? Opo. Halos magdadalawang taon na rin po kami ni Tim. Hindi lang po siya nakasama dito kasi naging busy po yung schedule niya. Ay, ganun ba? Si Kian kasi hanggang ngayon ay wala pa rin natitipuhan. Simula noong nagkahiwalay kayo, wala pang ibang babaeng pinakilala. Kwento ni Karen. Ay, sino naman po magkakagusto doon? Ewan ko nga po ba kung bakit ako napapayag ng mga girlfriend niya noon. Bulong ni Denise sa utak niya. Alam mo, iha, kung single ka lang sana hanggang ngayon, ikaw ang gusto kong maging asawa niya. Dagdag ni Karen. Napangiti na lamang si Denise bilang sagot. Ngunit kita sa mga ngiti ng dalaga na napipilitan na lamang ito. Naputo lang kanilang pag-uusap nang isang matipunong lalaki ang bumaba mula sa hagdan. Nakamaong shorts ito at walang suot na damit pang itaas. Tambad ang malapandis sa litong abs. Ang mapupungay nitong mga mata ay tila ba nang aakit. Naglakad patungo sa kanilang direksyon ng binata at una nitong napansin ang nakabalot na pagkain. Saan ito galing, ma? Tanong ng binata. Ma? Nagtatakang tanong ni Denise sa kanyang sarili. Pinagbalo tayo ni Lola Tasing ng pagkain dahil hindi raw tayo nakapunta kanina sa kanila. Dumating si Denden kaninang umaga. Paliwanag ni Karen sa kanyang anak. Wait, OMG, asya na ba si Kian? Tanong ni Denise sa kanyang sarili. Kinuha ni Kian ang kanyang t-shirt at saka ito isinuot at akmang tatalikod na sana ito nang magtanong bigla ang kanyang ina. Oh, saan ka pupunta, Kian? Sa munisipyo po. Ganon? Oh, isabay mo na si Denden. Madadaanan mo naman ang bahay nila. Pakiusap ni Karen sa kanyang anak. Hindi ba naglakad siya pupunta rito? Why not maglakad din siya pa uwi? Taas kilay na sagot ni Kian. Ay, ang batang ito. Inis na usal ni Karen. I have to go, ma. Wika ng binata at saka ito tuluyang lumabas. Bakit naging ganyan siya? Ibang-iba na siya sa dating Kia na kilala ko. Bulong ni Denise sa kanyang sarili. Okay lang po, tita. Maglalakad na lang po ako pa uwi. Nagpang-abot pa sa may pinto ang dalawa. Pero tuluyang sumakay ng kotse ang binata nang hindi man lang nag-aalok sa dalaga. Mabilis na naglakad si Denise para mauna. Pero hindi pa rin nagbago ang isip ni Kian. Bagkos, ay inulan ng putik ang dalaga dahil sa mabilis na magpapatakbo ni Kian ang kotse sa maputik na daan. Pambihira, may araw ka rin sa akin. Galit na sambit ni Denise. Umuwing puno ng putik si Denise. Mabigat ang bawat hakbang nito at naiinis. Oh, anong nangyari sa iyo, iha? Tanong ni Lola Tasing na sumalubong sa kanya sa pinto. Nako, Lola, yung Kia na yun po ang may gawa nito sa akin. Inis nitong wika at agad na pumasok sa kanyang kwarto. Padabog naman itong isinara ang pinto. Alam kong gusto mo pa rin ako. Pwes, ipapakita ko sa iyo, Kian. Langit ako at lupa ka lang. Nag-aapoy sa galit itong sambit sa kawalan. Kinabukasan, maagang nagtungo sa sentro ng kanilang bayan sina Lola Tasing
kasama ang dalawa nitong apo na sina Denise at Tanya. Pagkarating nila doon, ay naging abala ang mga tao sa pagkakabit ng dekorasyon para sa taunang Kalipay Festival. Lola Tasing! Tawag ni Kian rito sa kanang mano. Oh, Kian iho! Ani Lola, sa kanitong ginulo ang buhok ng binata. Dapat po ay di na kayo nag-abala pang tumulong rito. Kaya naman na po namin dito eh. Ay sus, mas malusog pa nga ako sa kalabaw eh. At saka, nandyan naman si mama mo. Ikaw Tanya, sumunod ka sa akin. Iniwan ni Lola Tasing sina Denise at Kian para makapag-usap. Siya nga pala, ang laki na ng pinagbago mo ah. Sambit ni Denise. Well, I'll take that as a compliment. Sagot ng binata at wala itong reaksyon ng sumagot. Masyado ka naman yatang naging bilib sa sarili mo ngayon, Kian. Bakit? Dahil ba sa itsura mo na ngayon? Sunod nitong tanong. Wala naman akong sinasabing ganun ah. And by the way, it's Mayor Kian, not Kian. Nice meeting you again, Denise. Stricto nitong sagot at saka umalis. Mayor? Impossible. Utal-utal nitong sambit nang makaalis ang binata. Matapos maiwan si Denise, ay sumunod ito sa kanyang lola kung saan sila nag-a-arrange ng mga bulaklak. Oh, nag-ausap na ba kayo ni Kian? Tanong ng lola niya. Opo, nagkausap naman pula. Hala? Hindi niyo po sinabi sa akin na si Kian po pala ang kasalukuyang mayor ng bayan? Ay, oo nga pala. Hindi ko nasabi sa iyo kahapon. Sambit ng matanda. Simula kasi nung naghiwalay kayo ni Kian, imbis na magbulakbol, nagpursigi siyang mag-aral. Nakapagtapos siya bilang scholar sa kursong political science. Kwento ni Karen, habang abala ito sa paggupit ng mga dahon. Sabi niya kasi, gusto niyang may maipagmalaki sa iyo bahalang araw. Dagdag pa ng ina ni Kian. Ganun po ba? Napakaswerte po ng magiging asawa ni Kian, tita. Ngiting sagot naman ni Denise. Ikaw ba, Denise? Pansin ko kasi ang singsing dyan sa daliri mo. Ikakasal ka na ba? Tanong naman ang pinsan niyang si Tanya. Napangiti naman si Denise sabay hawak sa singsing nitong suot. Bigla siyang nakaramdam ng paghihinayang na hindi niya maintindihan. Opo, bago po ako tuluyang umuwi dito, ay nag-propose na po sa akin yung boyfriend kong si Tim. Baka next year po ay kasalan din po kami. Masiglang pagbabahagi ni Denise. Kita sa kanyang ngiti at mga mata na labis ang kilig nito pag si Tim nang napag-uusapan. Habang nagkukwento ang dalaga sa kanyang buhay pag-ibig, hindi naman may tago ang lungkot sa mga mata ni Kian habang palihim na nakikinig. Dala nito ang kahon ng mga bulaklak. Saan ko po ba ito ilalapag? Tanong ng binata. Ilapag mo na lang yan dyan. Sagot ng kanyang ina. Okay, aalis na muna ako para mamili ng mga supplies sa syudad. Baka po matagalan ako bago bumalik ma. Paalam ni Kian sa kanyang ina. Samahan mo na si Kian, apo. Panunukso naman ni Lola Tasing sa dalaga. Nako Lola, kaya na po ni Kian yun. Sige na, mas mabuti na rin may kasama siya para hindi siya mabagot sa biyahe. Sagot muli ni Lola Tasing. Ano, sasama ka ba? Tanong ni Kian. May choice pa ba ako? Taas kilang pagmamaktol ni Denise. Agad na dumiretso sa kotse ang dalawa. Hindi mo man lang ba ako pagbubuksan? Prinsesa ka ba? Alipin mo ba ako? Hindi. Ayun naman pala eh. Sakay na. Marunong ka naman sigurong magbukas ng pinto, hindi ba? Fine. Inis na sagot ni Denise at padabog na isinara ang pinto ng kotse. Uy, magdahan-dahan ka naman. Hindi na lamang sumagot ang dalaga at tahimik na lamang ito sa biyahe. Ini-on naman ng binata ang radyo at pinatugtog nito ang bagong album ng Girl Vibes.
Ay, mga music sa panahon ngayon. Wala na sa tono. Ang papangit. Sambit ni Kian. At saka nito inilipat ang channel ng radio. Anong sabi mo? Sinasabi mo lang ba yan dahil group namin ang nag-release ng album na yan? Sobrang viral niyan ngayon. Tinatangkili kaya yan ang nakararami sa panahon ngayon. Inis na bulalas ng dalaga. Oh, my opinion is valid. Eh, sadyang ayoko talaga sa mga kanta ninyo eh. Hindi lahat ng tao fan ng girl vibes. Bakit ka ganyan? Bakit nag-iba ka na? Naghiwalay lang naman tayo pero naging ibang tao ka na, Kian? Tanong ni Denise sa kanyang sarili. Bigla na lamang naalala ni Denise ang mga nakaraan nila ni Kian. Oh, bakit malungkot ang pangga ko? Tanong ni Kian. Pakiramdam ko kasi pangga, ang pangit-pangit ng boses ko. At ang pangit ko siguro sumayaw, kaya ako natalo sa contest. Naiiyak na sagot ng dalaga. Ay sus, alam mo ba na pag naririnig ko ang boses mo, para akong nakikinig sa isang anghel. At sa tuwing sumasayaw ka sa stage, sobrang saya ko. Kinukumpleto mo palagi yung araw ko. Sinasabi mo lang naman yan eh, para pagaanin yung loob ko. Para hindi ako masyadong masaktan, tama ba? Ano bang sinasabi mo dyan? Talentado ka kaya? Balang araw sisikat ka. At ako mismo ang number one fan mo pag nangyari yun. Sagot naman ni Kian. At sa kanito hinalikan ang ulo ng dalaga. Feeling ko nga eh sikat na ako. Kasi lagi mo ako sinasabihan ng ganyan. Siyempre. Mahal na mahal kita, Denise. Ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko. Ikaw ang una. At ang magiging huli. Sambit ng binata. Bigla na lamang napaluha si Denise habang nasa malayo ang tingin. Agad na promeno si Kia nang mapansin ang paghikbi ng dalaga. Nabalik naman sa ulirat ang dalaga. Bakit tayo huminto? Sagot ng dalaga. Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng binata. No, ayos lang ako, Kian. Sagot ni Denise at agad na tinuyo nito ang kanyang mga luha. Heto, saad ng binata, sabay abot nito ng puting panyo. Agad naman itong kinuha ng dalaga at pinahay nito sa kanyang mga mata. Ano bang problema? Alam kong meron. May gusto ko bang sabihin sa akin? Tanong muli ni Kian habang inistart ang kotse at nagmaneho. Wala. Wala akong gustong itanong at wala rin akong gustong sabihin. Alam mo, hindi ka marunong magsinungaling. Kaya sabihin mo na. Muling sagot ni Kian. Biglang napatingin si Denise sa lalaki. Kilala mo talaga ako eh, no? Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Usal lang binata. Bakit bigla ka nagbago? Parang ibang tao ka na. Parang hindi na ikaw ang dating Kia na kilala ko. Sambit ng dalaga. Lahat naman ng tao nagbabago, di ba? Ikaw nga eh. Dati wala kang kumpiyansa sa talento mo. Pero hito ka ngayon. Isang sikat na aktres at isang miyembro ng sikat na girl group. Ako ba walang karapatang magbago? Hindi yun yung point ko, Kian. Kung dati mukhang walang patutunguhan ng buhay mo at ngayon ay naging mayor ka na. Pero bakit pati ugali mo binago mo? Naiiyak na tanong ni Denise. Agad namang napapreno si Kian at mariing tinitigan ang dalaga. Lumabas ng sasakyan ang binata at nagtungo sa kabilang bahagi ng sasakyan kung saan nakaupo si Denise. Binuksan nito ang pinto at tiningnan ang dalaga. Bigla na lamang niyakap ni Kian ang dalaga habang umiiyak pa ito. Pasensya ka na kung sa tingin mo ay naging ibang tao ako. Hindi ko lang talaga alam kung paano ako kikilos pag nandyan ka. Pero huwag ka nang umiyak. Ayos naman tayo eh. Mutual decision natin ang maghiwalay. Pagbabahagi ni Kian ang kanyang saloobin. Masaya ako na naging mas better ka na ngayon kumpara dati. Sagot ni Denise rito. Ngumiti na lamang si Kian at saka nitong ginulo ang buhok ng dalaga.
Muling bumalik si Kian sa loob at nagmaneho ulit. Huminto sila sa isang kainan sa kalapit na bayan. Kumain na muna tayo. Sigurado akong hindi ka pa nag-aalmusal. Sambit ni Kian at saka ito lumabas ng kotse at pinagbuksan ng dalaga. Teka, paano mo naman nasabi na hindi pa ako nag-aalmusal? Tanong ng dalaga rito, sabay kunot pa ng noo. Hindi na sumagot ang binata, bagkus ay tumawa na lamang ito ng mismong tiyan na Linis ang nagsalita. Narinig mo yun? Kasi ako, rinig na rinig ko. Pabirong pagsasalita ni Kian. Ha? Oo na. Pagsang-ayon naman ng dalaga at saka ito bumaba. Habang namimili ang dalawa ng makakain, ay agad naman itong tinukso ni Aling Belen na siyang tindera ng karindiriang iyon. Aba, ang lovebirds pala ito. Ang lalaki niyo na. Dati noong dito kayo nagde-date, mga high school pa kayo noon. Ngayon, pareho na kayo naging successful. Hirit ni Aling Belen. Naku po, Aling Belen, hanggang noon talaga ang buhay. Siya nga po pala, yung palagi na lamang in-order yung kakainin namin. Dagdag ni Kian. Ay, walang problema. Isusunod ko na lang sa mesa ninyo. Sagot naman ni Aling Belen. Naupo ang dalawa sa kung saan sila palaging umuupo noon. Ang dami na palang pinagbago dito, no? Saad ni Denise. Talaga? Wala namang masyadong pinagbago. Sadyang matagal ka lang talagang nawala, kaya mo nasasabi yan. Pero wala namang masyadong pinagbago. Ganun pa rin naman dito. Kaya naman palagi pa rin akong kumakain dito. Sagot ni Kian. Maybe. Hanggang ngayon, alalang-alala pa rin pala nila yung relasyon natin noon. Pabirong tugon ni Denise. Ngumiti naman si Kian at saka ito tinitigan si Denise. Ikaw lang naman ang nakalimot sa lahat, Denise. Tugon ni Kian, sabay tingin sa dalaga. Ginawa ko ang lahat para maging karapat dapat sa'yo. Kasi nung nagpasya tayong maghiwalay, sabi mo, ang gusto mo ng lalaking may pangarap sa buhay. Yung lalaking tinatanaw ang future. Hindi yung puro lang tayo gala at lakwatsa. Ramdam ni Denise sa mga oras na yun, ang lalim na pinanghuhugutan ni Kian sa bawat pagbigkas nito ng mga salita. Kaya nung umalis ka, nag-aral talaga ako ng mabuti. Nagsumikap at nagbagong buhay. Nagbabaka sakali na baka dumating yung panahon na sabihin mong ako na ang karapat dapat para sa'yo. Kaya nagpursige ako para maabot ka. Dagdag pa ng binata. Kian, sa mga oras na to, hindi ko talaga alam kung ano ang sasagot ko sa'yo. Basta ang alam ko lang, huli na ang lahat. May bago na akong minamahal at malapit na kaming ikasal. Sagot ni Denise. Alam ko, pero dahil nandito ka na rin lang, ipapakita ko sa'yo na ako dapat ang piliin mo at hindi siya. Dahil naniniwala akong hindi pa uli ang lahat. Oh, eto na ang order niyo, lovebirds. Sambit ni Aling Belen nang mailapag nito ang order nila. Matapos kumain ay dumiretso sila sa kalapit na syudad upang kuhanin ang mga supplies na kakailanganin nila para sa paghahanda sa nalalapit nilang kapistahan. Habang abala si Kian sa pagbubuhat ng kahon-kahon ng mga supplies, si Denise naman ay nasa loob ng kotse habang nakatingin ito sa nagtitinda ng fishball. Iyon ang pinakapaborito niyang fishball dahil doon sila palagi nagme-merienda ni Kian noon noong sila pa. Palagi kasi silang naggagala ng dating kasintahan sa mga kalapit na mga bayan at mga syudad para maglibang. Ang hindi alam ni Denise ay kanina pa panay ang pagsulip ng binata sa dalaga. Kaya matapos niyang maipasok sa kotse ang mga kahon, ay agad itong bumili ng fishball. Oh, mag-fishball ka na muna. Usal ni Kian, sabay abot ng baso sa dalaga. Hindi na ako kumakain yan ngayon. Tanggi pa ng dalaga. Tumusok ng isang fishball si Kian at saka ito isinubo. Wala pa rin pinagbago. Masarap pa rin. Ganitong ganito pa rin ang lasa. Pang-aakit ni Kian upang kumain na din ang dalaga. Ang sarap pa rin ng sauce. Ito talaga mismo ang lagi kong binabalik-balikan dito.
muling hirit ni Kian. Kaya naman, ay wala pang ilang minuto ay agad nang tumusok ng isang fishbowl si Denise at kumain. Masarap, di ba? Tanong ng binata. Ngumiti na lamang si Denise, saka ito sunod-sunod na tumusok ng fishbowl. Ang sarap talaga nito, lalo na basta mainit pa. Bili ka pa. Gusto kong may kinakain ako habang bumabiyahe tayo pabalik. Sige na. Pakiusap ni Denise kay Kian. Oo na, wala ka pa rin pinagbago talaga. Mahilig ka pa rin sa takeout. Sambit ni Kian at saka ito bumalik sa nagtitinda ng fishbowl. Masayang kumakain si Denise ng fishbowl habang nasa pagmamaneho naman ang focus ng binata. Subuan mo din ako. Gusto kong kumain yan. Saad ni Kian, kaya naman sinubuan ito ng dalaga. Napangiti naman si Denise. Hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng saya at sigla sa tabi ni Kian sa mga oras na yun. Tila ba unti-unting nanumbalik ang mga nilimot niyang nakaraan kasama si Kian. Nabalik na lamang muli sa realidad si Denise nang bigla na lamang mag-ring ang kanyang telepono. Nang tingnan niya ito, ay nakaregister ang pangalan ni Timothy. Hello, love? Masiglang bati ni Denise. Hello, love. Kumusta ka na dyan? Sobrang namimiss na kita. Sagot ni Timothy sa kabilang linya. Ayos lang naman ang lahat, love. I miss you so much too. Kinikilig na sabi ni Denise. Panay naman ang pang-uokray ni Kian habang nagmamaneho. I miss you so much too. Panggagaya pa ni Kian habang nagpapabebe ito. Hoy, tumigil ka nga. Pagbulong na pagsaway ni Denise at sa kanya tinakpan ang speaker ng phone. Love, may kasama ka ba? Tanong ni Timothy nang mapansin nitong tila may kinakausap ang nobya. Wala yun, love. Yung driver ko kasi ang bilis-bilis magpatakbo. Kaya sinaway ko na magdahan-dahan lang sa pagpapatakbo. Sagot ni Denise na ikinataas naman ang kilay ni Kian. Ako? Driver mo? Asa ka? Pagbigkas ni Kian sa hangin habang nakaharap ito kay Denise. Ganun ba? Paki-loudspeaker mo nga ako at kakausapin ko yung driver mo. Hoy, remind ko lang sa'yo ha. Mag-ingat ka naman sa pagmamaneho. Okay sana kung ikaw lang yung maa-aksidente pag nagkataon. Paano yan? Sakay mo din ang isa sa mga pinakatanyag na aktres sa kasalukuyan. Kaya mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Galit na paalala ni Timothy. It's okay, love. Ayos naman na. Saad ni Denise. Tiningnan na lamang ni Kian si Denise habang patuloy na kinakausap si Timothy sa telepono. Matapos mapatay ni Denise ang telepono, muli ay na-realize niya na kailangan niyang iwasan si Kian. Boyfriend mo yun? Tanong ni Kian. He's my fiancé. Sagot ni Denise. Pareho lang yun. Hindi pa kayo kasal kaya boyfriend pa rin ang papel niya sa buhay mo. Huwag mo na kaming sirain, Kian. Sobrang tapat ni Timmy sa akin. Hindi ko kakayanin pag nawala siya. Ramdam ni Kian ang sinseridad ni Denise sa bawat pagbigkas niya ng mga salita. Huwag kang pakampante, Denise. Dahil minsan, kung sino pa yung inaakala mong tapat sa'yo, sila pa yung nagluloko. Sa huli, ikaw pa rin ang masasaktan. Okay, I'll take your advice. Bukod sa pagiging ex, para na rin kitang nakakatandang kapatid na lalaki. Pero Kian, nung nakilala ko si Timmy, nasabi ko sa sarili kong siya na nga. Huwag kang magsasalita ng patapos, Denise. Bulalas muli ni Kian. Hapon na nang makabalik sa bayan sina Kian at Denise. Saktong nagme-merienda ng mga tauhan ng mga oras na yun. O apo, kumusta ang lakad ninyo ni Kian? Inalala niyo ba ang inyong nakaraan? Bungad agad ni Lola Tasing sa apo na siyang nagmamano sa kanya. Kasunod naman ni Denise si Kian ng mga oras na yun na siyang nagmamano rin kaya narinig ng binata ang tanong ni Tasing. Naku Lola, ako na po ang sasagot. Yung mga alaalang na alala ni Denise. Puro po pagkain. Naalala niya kung gaano siya katakaw noon. Pagbibiro ni Kian.
Ay nako, oo nga pala sa tuwing naglalakwatsa kayo dati. Puro pagkain ang dala ni Denise pag uwi ng bahay. Siyang ayon naman ni Lola Tasing. Nako Lola, tama ka po dyan. Tingnan mo nga po ang kamay niya. May dala pang fishbowl. Dagdag panikian sa sinabi ni Lola Tasing. Nagtawa na naman ang lahat ng mapansin nila ang dalang fishbowl ni Denise. Oh, huwag niyo nang tawanan. Kayo talaga. Mayor Kian. Tawag ni Grace. Si Grace ay anak ng dating mayor. Matagal na itong may gusto kay Kian, kahit pa noong magkasintahan pa sila ni Denise. Uy, Grace! Sagot ni Kian, sabay beso pa ng binata sa dalaga. Gusto ko lang sanang iabot sa ito personally. Baka kasi may gusto kang baguhin. Yan yung mga tentative events para sa darating na kapistahan. Sambit ni Grace, sabay abot ng envelope. Salamat, Grace. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin kung wala ka. Sagot ni Kian, sabay abot ng envelope na inaabot ng dalaga sa kanya. Nang umalis na si Grace, ay tinignan naman ni Denise si Kian ng masama. Oh, bakit nakasimangot ka dyan? Mukhang disappointed ka yata. Tanong ng binata. Kakasabi mo lang kasi sa akin kanina ikaw yung karapat dapat sa akin. Tapos ngayon, malalaman kung may bumabakod na pala sa'yo. Sagot ni Denise, sabay taas ng kanyang kilay. Oh, bakit parang nagsiselos ka? Hindi ako nagsiselos, no? At least ngayon, alam kong may Timmy na ako at may Grace ka na rin. Sumunod ka sa akin. Saad ni Kian, sabay hawak sa pulsuhan ni Denise at saka ito hinila paalis. Bitawan mo nga ako. Saan mo ba ako balak dalhin, ha? Naiinis na tanong ng dalaga. Pero hindi siya pinakinggan ni Kian. Narating nila ang isang malaking puno ng mangga kung saan sila palaging tumatambay noong mga panahong sila pa. Bakit mo ba ako dinala rito? Tanong pa ni Denise. Ngunit walang ano-ano'y, bigla na lamang siyang sinunggaba ng isang mapusok na halik ni Kian. Nanlaki ang mga mata ni Denise sa sobrang gulat dahil sa ginawa ng binata. Itinulak ni Kian ang dalaga papalapit sa kanya. At sa pagkakataong iyon, ay hindi makagalaw si Denise at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang alam niya lang, mali iyon at may minamahal siyang iba. Itinulak ng dalaga si Kian at walang pagdadalawang isip na sinampal ito. Bakit mo ginawa yun? Naiinis na tanong ni Denise matapos mailapat ang kanyang palad sa mukha ng binata. I'm sorry. Iyon na lamang ang tanging naisagot ng binata sa kanya. I'm sorry lang? Ano bang gusto mong patunayan? Gusto kong bumalik ka sa akin. Hindi na ako babalik sa iyo, Kian. Not now. Pero alam kong babalik ka pa rin sa akin. Muling pahayag ni Kian. Lumalalim na ang gabi, pero hindi pa rin makatulog si Denise dahil sa mga bumabagabag sa isipan nito. Minabuti niya na lamang nabuksan ang bintana para magpahangin. Laking gulat na lamang nito nang makita ang isang lalaki na naka-black hoodie. Ito agad ang sumalubong sa kanya matapos nang mabuksan ang pinto. Kian, anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni Denise rito. Papasukin mo na ako. Lagi naman talaga akong umaakit dito, di ba? Lalo na kung hindi ako makatulog. Sagot nito, sabay ngiti, at agad na tinulungan naman ito ng dalagang makapasok. Akit bahay ka pa rin. Usal ni Denise at saka nito tinarayan ng binata. Hindi kasi ako makatulog. Sa tuwing iniisip ko na nandito ka lang, gusto kitang palagi nakikita. Sambit pa ng binata. Alam mo, may boyfriend ako, kaya huwag ka nang maghabol pa sa akin. Sagot naman ng dalaga. Bakit? Nakakasiguro ka bang hindi nagluloko ang jowa mo sa'yo? Seryosong tanong ni Kian. Kian, look. Kilala ko si Timothy. Hindi niya magagawang saktan ako. Walang pagdadalawang isip na tugon ni Denise. Talaga? Bakit hindi siya nakasama sa'yo? Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Pang-iinis pa ni Kian sa dalaga.
Shut up. Huwag mo ngang lasunin ang utak ko, Kian. Hindi ko nilalasan ang utak mo, Denise. Gusto ko lang na magising ka sa katotohanan. Saad ni Kian. Matagal na akong nagising sa katotohanan, Kian. Simula nang nagdesisyon akong iwan ka. Sagot pa ni Denise. Pero nandito pa rin ako. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kaya nandito pa rin ako. Naghihintay na sana'y balikan mo. I'm sorry, Kian. Everything is over between us. Hindi makatingin si Denise sa mga mata ni Kian habang binibitawan ang katagang hindi na niya mahal ang dating nobyo. Kaya naman minabuti na lamang ni Kian na umalis nung gabing yun. Nang makaalis si Kian, ay binuksan ni Denise ang kanyang cellphone upang subaybayan ang ongoing process ng kanyang nobyo si Timothy. Ngayon nga pala i-re-release yung episode 14. Hindi makapaniwala si Denise sa kanyang napanood. Hindi niya alam kung maiinis o magtatambo ba siya sa kanyang boyfriend. Naalala niyang isa sa naging rason ni Timothy sa hindi pagsama ay ang pag-reshoot ng episode 14 sa ongoing itong palabas. Ngunit wala ni kahit isang sinang nagbago na ang ibig sabihin ay walang scene na nireshoot. Kung wala naman pala silang nireshoot na scene sa episode na to, anong kinabibisihan niya? Tanong ni Denise sa sarili niya. Sana mali ang iniisip ko ngayon. Alam kong hindi magloloko sa akin si Timothy. Hindi niya magagawa sa akin yun. Pero bakit siya nagsinungaling sa akin? Mga tanong ni Denise sa sarili na walang kasagutan lahat. Bigla na lamang nasagi sa isip niya ang mga katagang sinabi ni Kian sa kanya. Bakit? Nakakasiguro ka bang hindi nagluloko ang jowa mo sa'yo? Mga katagang binitawan ni Kian kani-kanina lang. Tanghali na nang magising si Denise. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at agad niyang nahagip si Kian na siyang nakatayo sa may pinto ng kwarto niya. Anong ginagawa mo dyan? Mayor ka pa naman. Wala ka bang ibang magawa, Mayor? Gulat na usal ni Denise. Ngunit nginitian lamang siya ng binata. Ano ba? Kay aga-aga nang babadrip ka naman eh. Pahabol na salita ni Denise. Anong maagang pinagsasabi mo dyan? Alas 11 na po, mahal na prinsesa. Andito ako para makitanghalian sa inyo. Inimbitahan kasi ako ni Lola Tasing. Pili yung paliwanag ni Kian. Eh bakit umakyat ka sa kwarto ko? Mukha bang kusina ang kwarto ko sa paningin mo, ha? Hindi. Pero dito kasi ako nakaamoy ng matamis na dessert eh. Pabiru pang hirit ni Kian. Ah, shut up! Sigaw ni Denise, sabay hagis ng una na siya namang nasalo agad ng binata. Oh, biro lang. Pinapagising ka na kasi ni Lola Tasing. Kumain na daw tayo. Sagot ni Kian at saka itutuluyang pumasok sa loob ng kwarto at binalik ang unan sa kama ng dalaga. Kakain na daw po, mahal na prinsesa. Saad muli ni Kian. Susunod na ako. Bumaba ka na. Ani Denise, saka ito tumayo. Teka nga muna, hindi ba magandang tulog mo kagabi? Mukhang hindi ka yata blooming. Ano bang pinagsasabi mo? Ganun mo ba talaga ako kakilala? Na kahit sa pagising ko alam mo kung malungkot o masaya ako? Taas kilay namang sagot ni Denise rito. Parang ganun na nga. Basta sinasabi ko sa'yo, Denise, nandito lang ako. Handa akong makinig. Pahabol ni Kian bago ito tuluyang bumaba. Hapon na nang magpasya si Denise na mamasyal sa plaza. Katapat ng plaza ay ang munisipyo kung saan naroroan ang opisina ni Kian. Nakita niya itong masaya na nakikipaglaro sa mga kabataan. Siya pa rin pala si Kian. Ang masayahing Kian Villaflor. Sambit ng dalaga sa kanyang sarili. Excuse me, ikaw si Denise Tan, hindi ba? Tanong ng isang grupo ng babae. Oo ako nga. Nakangiting sagot naman ni Denise sa mga ito. Pwede po ba kaming magpa-picture sa inyo? Oo naman, sige. Mayor! Agad namang nabaling ang tingin ni Kian sa gawi kung nasaan si Denise. Agad itong naglakad patungo sa kanilang direksyon. Yes, ano yun? Tanong ni Kian ang maharapang grupo ng mga babae. Pwede po ba kaming makisuyo? Magpapakuha sana kami ng litrato kasama si Miss Denise. Oh,
Sige, sure. Sang-ayo naman ni Kian at saka nito kinuha ang cellphone ng babae. Say cheese! Sabi pa nito habang kumukuha ng litrato. Salamat po, Miss Denise. Salamat po, Mayor. Saad ng mga babae at saka itutuluyang umalis. Ha, sikat ka nga talaga. Tukso pa ni Kian. Bakit? Wala bang TV sa inyo, ha? At di mo alam na sikat ako? Actually, meron naman kaming TV. Kaso kasi, pag ikaw ang nasa screen, pinapatay ko na. Akala ko kasi laos na. Pangungutya ni Kian rito. Siguro kaya ka nanalo bilang mayor na binili mo ang boto ng mga tao. Pang-o-okray naman ni Denise, sabay cross ng mga balikat at tila ba gustong paaminin si Kian sa isang sala na wala naman siyang magawa, kundi ang umamin. Talaga ba? May pruweba ka ba? Sus, kunwari ka pa eh. Sige, tuloy mo lang nahiritan ako ng mga hirit mong yan. Hahalikan kita. Pagbabanta ni Kian. Ako? Hahalikan mo? Eh di sige, halikan mo. Natatawang sagot naman ni Denise. Akala niya kasi ay hindi kayang gawin ni Kian ang sinasabi nito. Pero parang isang kidlat. Ang bilis ng paglapat ng labi ni Kian sa mga labi ng dalaga. Buti na lamang at walang nakakita sa kanilang dalawa. Oh, natameme ka ngayon. Natatawang saad ni Kian. Bakit ba ako kinikilig? Hindi pwede to. May boyfriend ako. At si Timothy lang yun. Opisyal na ang binuksan sa buong bayan ang pagbubukas ng kapistahan. Sinimulan ito ng misa para sa lahat. Magkatabi sa simbahan ng dalawa at magkahawak pa ang mga kamay ng kumanta ng ama namin. Nagkatitigan pa ang dalawa habang bumabati ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, Mayor. Sarkastikong bati ni Denise at sa kanyang nginitian ang hilaw si Kian. Peace is with me kasi katabi kita. Kilig na mang bulong ni Kian sa tenga ng dalaga. Huwag ka nangang nananansing. Nasa simbahan tayo eh. Yun na nga. Nasa simbahan tayo. Saksi ang ama sa pag-ibig kong tunay para sa'yo. Hirit pa ng mayor. Nagpigil naman ang ngiti si Denise. Patuloy niyang ikinukubli ang kanyang kilig at tunay na nararamdaman dahil alam niyang may Timothy nang naghihintay sa kanya pagbalik niya ng Maynila. Matapos ang misa, ay dumiretso ang lahat sa plaza para sa paggupit ng laso at para na rin sa mensahe ng tumatayong mayor para sa lahat. Isa ang bangkarera sa pinaka-inaabangan ng lahat kung saan kailangang may dalawang manlalaro sa loob ng bangka, isang babae at isang lalaki, kung saan tatakpan ang mga mata ng lalaki at siyang magsasagwan, habang ang babae naman ay siyang nasa likod ng lalaki at siyang magbibigay ng direksyon sa nagsasagwan. Tinutulak ni Lula, Tasing at Karen ang dating magkasintahan na makilahok. Sa kabila ng ilang pagtanggi, ay napapayag din naman ang dalawa na sumali. Naging kalahok sina Denise at Kian sa karera ng bangka dahil sa panunukso nila Lola, Tasing at Karen na ipagpareho sila. Ayusin mo sa pagbigay ng direksyon ha, magbablindfold na ako. Bili ni Kian sabay takip ng blindfold sa mga mata. I trust in you, Denise. Pahabol pa nitong sambit bago lumunok ng kanyang laway. Sige na, pumuesto ka na. Sambit ni Denise. Agad pumuesto ng maayos si Kian at hinanda na ang sagwan. Hinihintay na lamang ng binata ang hudyat upang mag-upisa itong magsagwan. Galingan mo, Kian. Bulong ng dalaga sabay hawak sa balikat ng binata. Gagalingan ko lang kung ikaw ang papremyo. Sagot naman ni Kian. Ang excited na ekspresyon ni Denise ay napalitan ng gulat dahil sa tinura ng binata. Tila ba may gusto itong ipahiwatig? Tumigil ka nga, puro ka biro eh. Pagsaway ni Denise rito. Magaling ako magsagwan. Ayusin mo lang sa pagbibigay ng direksyon. Che, basta umayos ka na dyan. Iling ni Denise sabay usog kay Kian. Mahal niya pa kaya talaga ako hanggang ngayon? Tanong na umiikot sa utak ng dalaga. Maghanda na ang lahat. Ang unang pares na makakarating sa kabilang bahagi at makakukuha ng flag ay siyang hihiranging panalo. Isa,
dalawa, tatlo sa guwan. Pagbibigay utos ng nagsasalita, nagumpisang magsagwa ng mga kalahok kabilang na sina Kian at Denise. Kaya naman naghiyawan ang mga tao. Pero naging focus si Kian at tanging boses na lamang ni Denise ang kanyang pinapakinggan. Eh sige, diretso lang ang pagsagwan. Sambit ni Denise, diretso naman ang pagsagwan ng binata. Eh sige, diretso mo lang. Uy, baka maling direksyon ang tinuturo mo sa akin, Denden, ha? Ano ba? Pwede bang makinig ka na nga lang? Sino bang naka-blindfold sa ating dalawa, ha? Ako o ikaw? Ako. Ganun naman pala eh. Kaya sumunod ka na lang sa akin. Diretso lang. Sigaw muli ni Denise. Diretso sa pagsagwa ng binata habang nakikinig sa sigaw ni Denise. Sige, diretso pa. Bilisan mo. Nangunguna ba tayo? Oo, nangunguna tayo. Kaya bilisan mo pa at makamaabutan pa nila tayo. Bilis! Sigaw nito. Sige, bilis pa. Aabutin ko na ang flag. Malapit ko nang maabot. Saad ni Denise habang itinaas ang kamay para abutin ang nakalutang na flag. Sige pa, malapit na. Saad ng dalaga habang pilit na inaabot ang flag. Sa huli, hinirang na panalo sina Denise at Kian. Sila ang unang nakakuha ng flag at unang nakarating sa kabilang pampang. Kaya laking tuwa nila Lola Tasing sa pagkapanalo nilang dalawa. Oh, ano? May trust issues ka ba sa akin ngayon? Pabirong tanong ni Denise kay Kian. Kailan ba ako nagka-trust issues sa'yo din din? Pagkasabi ni Kian, ay agad niyang niyakap ang dalaga sa kanyang mga bisig ng sobrang higpit na tila ba magkapatid lamang sila sa sobrang close nila sa isa't isa. Ilibre mo ako ng fishbowl, ha? Sagot ni Denise at saka naman ito pinulupot ang mga kamay sa bewang ng kanyang dating nobyo. Bakit? May pinangako ba akong fishbowl sa'yo pag nanalo tayo? Tanong ng binata at saka naman ginulo ang buhok ng dalaga. Ay, huwag mo ngang guluhin ang buhok ko. Iling ni Denise rito. Asus, maganda ka pa rin naman kahit magulo ang buhok mo. Sagot ni Kian at saka nginitian ang dalaga. Bigla na lamang naalala ni Denise ang nakaraan nila ni Kian nang makita niyang mga ngiti nito. Ang baho ko na, ang lagkit-lagkit pa ng buhok ko. Halintik naman na brown out to. Naiiyak na sabi ni Denise. Asus, mabango ka pa rin naman para sa akin. At maganda ka pa rin naman kahit malagkit ang buhok mo. Ay, gusto ko na talagang maligo. Ganun ba? Oo siya, magdala ka ng gamit mo. At maliligo tayo ngayon sa talon. Talaga? Oo nga, kaya tara na. Sakay ng motorsiklo, ay nagtungo ang dalawa sa malapit na talon para maligo. Kahit sa tanawin pa lang, ay busog na ang mga mata ni Denise sa sobrang ganda ng paligid. Malamig kaya yung tubig? Tanong ni Denise sa nobyo habang nakapulupot ang mga kamay nito sa bisig ng binata. Paano ko naman masasagot yan? Pareho pa tayong hindi pa nakaligo. Pili yung saad ng binata kaya naman agad na tinarayan ni Denise. Aha, alam ko na. Ano kaya kung sabay na lang kaya tayong tumalon? Tanong nito. Agad namang hinalikan ni Denise ang nobyo at sa kanya ito'y hinawakan sa kamay at sabay nga silang tumalon. Bumulasok sa tubig ang dalawang nagmamahalan. Ah, ang lamig! Iling ni Denise at saka ito nagpayakap sa kanyang nobyo. Agad namang hinalikan ni Kian ang noon ng dalaga at mahigpit itong niyakap. Nagtampisaw ang dalawa sa gitna ng malamig na tubig at nang makaahaw ng dalawa, ay agad kinuha ni Kian ang tuwalya at tinuyo ang buhok ng dalaga. Habang pinapatuyo niya ito, ay walang pag-aatubili niya itong hinalikan sa mga labi. Mahal na mahal kita, Denise. Sambit ni Kian habang pareho silang nakatayo sa isang bato sa kalagitnaan ng buong talon. Mahal na mahalin kita, Kian. Matamis na sagot naman ang dalaga. Huy, sinabihan lang kitang maganda kahit magulo ang buhok. Natulala ka na dyan? Ayos ka lang ba? Tanong ni Kia na siyang nagpabalik sa ulirat ng dalaga. Ha? May naalala lang kasi ako. Mabilis na sagot ng dalaga at saka ito bumitaw kay Kian. Naalala mo ba na sinabihan ka ni Timothy ng maganda? O naalala mong nakaraan natin?
Alin sa dalawa? Pili yung tanong ng binata. Ha? Ang kapal mo naman. At bakit ko ba aalahanin yung nakaraan natin, ha? It's a big no. Ew. Tanggi pa ni Dennis rito na tila nandidiri pa ito. Asus, mula rito ay rinig na rinig ko nga ang tibok ng puso mo eh. Talaga ba? Asa ka? Walang pakialam namang sagot ni Dennis at saka ito na unang maglakad. At saka, tumitibok naman talaga ang puso. Alangan namang hindi. Eh di patay na ako nun. Huling hirit ni Dennis at saka niya nilingon ang alkalde at tuluyan na nga itong naglakad palayo. Huh, pambihira. Pangiting-iting bulong ni Kian sa kanyang sarili habang nakakagat-labi pa ito. Nang gumabi na, ay nagpaunlak ang alkalde ng isang disco para sa lahat ng gustong mag-aliw nung gabing iyon. Fiesta din naman, kaya gusto nitong magsaya ang lahat. Pinilit naman ni Tanya ang pinsa na si Dennis na sumama sa kanya sa plaza para mag-aliw. Tara na kasi Insan, uuwi ka na sa susunod na bukas, kaya sulitin mo na ang buong event ng fiesta. Pangungulit ni Tanya. Ayoko nga, malamang nandun na naman ang maharat at surot kong ex. Iinit lang ang ulo ko lalo. Ma-high blood pa ako. Sagot ni Dennis habang nag-e-empake ng mga gamit. Hindi kaya ito rin ang gustong mangyari ng tadhana sa inyong Insan? Puppy love mo siya. First love mo pa. Kaya mahirap naman talagang kalimutan si Papa Kian. At saka isa pa, magdadalawang taon pa lang naman kayo ni Timothy, hindi ba? Isi Kian, kayo na since grade 6 ka. 12 kang pangalang nun eh, tapos siya 16 na. At nung nasa high school ka na, hatid sundo ka niya sa motorsiklo niyang Chip. Pero at least ngayon, naka Ford Expedition na. Alam mo Insan, pariwara na ang buhay ni Kian kahit dati pa. Panayinom kasamang barkada, halakwat siya, nagkakating class pa. Pero nung naging kayo, akalain mo nakapagtapos siya ng high school dahil sa maganda mong impluensya sa kanya? Isa pa, naghiwalay kayo ni Kian hindi naman dahil hindi mo na siya mahal, diba? Naghiwalay kayo kasi gusto mong maabot yung mga pangarap mo sa Manila at gusto mong maging mas better pa si Kian. At kahit mahal na mahal ka niya, binitawan ka niya para suportahan lang ang gusto mo. At nagsikap siya para maging better person. At lahat ng ginawa niya para lang din naman sa'yo. Mahabang lintaya ni Tanya. Paano si Timothy? Mahal mo ba si Timothy? Oo naman. Mahal na mahal ko si Timothy. Eh ikaw ba? Sigurado ka bang totoong mahal ka niya? Tanong ni Tanya na siyang nagpagulo ng utak ni Dennis. Okay fine, tara na. Pumunta na tayo ng plaza. Baka kung saan-saan pa umabot ang usapan na to eh. Saad ni Dennis. Agad na nagpunta sa plaza ang magpinsan. Habang naglilibot ang dalawa, ay nahagip ng mga mata ni Dennis si Kian kung saan masaya itong nakikipagkwentuhan kay Grace. Halos halika ni Grace si Kian sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Bakit ba siya ganyan? As if na pumuporma sa akin. Pero panay naman ang harot kay Grace. At least naman ako, nagpakatotoo na may jowa. Hindi katulad niya, na nasa loob ang kulo. Galit na bulong ni Dennis sa kanyang isip. Tanya, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko eh. Mauna na lang ako. Paalam na Dennis sa kanyang pinsan. Masama ba talaga ang pakiramdam mo? O naging masama ang pakiramdam mo dahil sa nakita mo? Taas kilay ang tanong ni Tanya nang mapansin niya si Kian at Grace. Basta, gusto ko na lang umuwi. Mayor Kian! Sigaw ni Tanya na pumukaw naman sa atensyon ng alkalde. Huy, ano ka ba? Pabulong na saway ni Dennis rito. Mayor, nagpapaalam na kasi tong pinsan ko na uuwi na daw siya. Masama daw kasing pakiramdam nung nakita kayong dalawa ni Grace na nagharutan. Pabirong saad ni Tanya. Tiningnan ang masama ni Dennis ang kanyang pinsan. Ano? Naguguluhan namang sagot ni Kian. Ang ibig ko pong sabihin, masama kasing pakiramdam niya. Baka po, pwede niyo siyang ihatid sa bahay? Oo naman. Actually, paalis na din naman ako. Sang-ayon naman ni Kian. Sa huli,
ay napilit rin naman ni Tanya ang pinsan na sumakay na sa kotse ni Kian para ihatid ang dalaga. Kailan ka ba uuwi? Tanong ni Kian. Uuwi na ako the next day after tomorrow. Gusto mo bang ihatid kita? No, huwag ka nang mag-abala pa. Simpleng sagot naman mula kay Denise. Nang marating nila ang tapat ng bahay ni Denise, bababa na sana ang dalaga nang bigla siyang pigilan ni Kian. May problema ba? May kailangan ka pa ba? Tanong ni Denise sa kanya. Walang ano-ano'y hinalikan ni Kian ang mga labi ni Denise. Tila naparilisa siya sa ginawa ng dating nobyo. Hindi nakakilos si Denise at unti-unting gumaganti naman ang halik kay Kian. Ilang sandali pa ay bigla namang natauhan si Denise kaya agad niyang itinulak si Kian palayo. Malito Kian, may boyfriend ako. Saan ni Denise, saka itutuluyang lumabas ng kotse. Naiwan naman si Kian sa loob na hinatid na lamang ng tingin ng dalaga hanggang sa makapasok ito sa loob ng gate. Nang sumunod na araw, ay bumalik na ng Maynila ang dalaga. Pagbukas niya sa pinto ng kanyang kondo, ay bumungad sa kanya ang nobyo na may dalang bouquet of roses. Welcome back, love. Ibati ni Timothy. At sa kanya hinalikan ang nobyo at inabot niya ang dalang bulaklak. I miss you, my love. Sagot naman ni Denise. At sa kanya naman ginantihan ang halik ang kanyang nobyo. Bumalik na sa dati ang buhay ni Denise. At muli, ay naging back to realidad na ulit ang buhay niya kasama ang nobyo. Ngunit sa muli niyang pananatili, ay tila nag-iba na ang kanyang nobyo at tila nanlalamig na ito sa kanya. Nakaramdam si Denise ng guilt sa sarili. Feeling niya ay kasalanan niya. Iniisip niyang baka nagtatampo ito sa kanya. Gabi-gabi na lamang ito sa bar at lasing ito tuwing tinatawagan niya. Isang gabi minabuti ni Denise na puntahan ang nobyo sa unit nito. Nalatnan niya ang nobyong nakahilata sa sofa at langgong-langgo ito sa alak. Nagtungo sa kwartong dalaga upang kunan ang unan at kumot ang nobyo sa natutulog na sofa. Inangat niya ang ulo nito at nilagyan ng unan at saka niya ito binalot ng kumot at hinalikan sa ulo. I love you so much, Timothy. Sambit pa ng dalaga matapos itong mahalikan. Pero biglang pumasok sa isip niya si Kian. Lalo tuloy siyang nagigilty. Ilang saglit siyang nakatitig sa nobyo at iniisip kung paano babawi dito ng mga panahong wala siya sa tabi nito. Feeling kasi niya ay kasalanan niya dahil kay Kian. Napabuga na lamang siya ng hangin. Pipilitin niyang hindi na isipin ang dating kasintahan. Nanatili pa ng ilang sandali si Denise sa kondo hanggang sa bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Tim. Isang registered number na Nathalie Guzman ang nag-text. Si Nathalie ang siyang naging love team ni Tim sa ongoing series nito. Mag-usap naman tayo, baby. Aminin na natin kay Denise ang lahat. Iyon ang nabasa ng dalaga na ikinakunot ng noon niya. Kaya naman minabuti ni Denise ang buong pag-uusap ni Nathalie at Timothy sa text. Maraming conversations ang dalawa. Nakapaloob sa buong pag-uusap ang mga pagtatagpo nila gabi-gabi nang sa isang nightclub kahit noong mga panahong nasa Maynila pa si Denise. Makailang ulit din na may nangyari sa dalawa at walang kaalam-alam si Denise. Ang mas masakit ay buntis si Nathalie at gusto itong ipalaglag ni Timothy dahil sa ayaw nitong malaman ni Denise ang buong katotohanan. Daig pa niyang pinagsakluban ng langit at lupa sa mga nalaman niya. Umiyak si Denise dahil sa sakit at lungkot na magkahalo yung nararamdaman sa mga oras na yun. Ang tanga-tanga niya para hindi malaman agad ang ginawa ng nobyo. Bigla namang naalimpungatan si Timothy dahil sa paghagulhol ni Denise. Love? Gulat na sambit ni Tim nang makita ang nobyang umiiyak habang binabasa ang conversation sa cellphone niya. Love, I'll explain everything. Dagdag pa ng binata. Alam ni Timothy na nabasa ni Denise ang mga text messages nila ni Nathalie. Base na rin sa ekspresyon ni Denise. Hindi mo kailangan mag-explain, Timothy. Malinaw na ang lahat sa akin. Pero bakit di ko man lang napapansin? Hindi man lang ako naghinala. Ang galing mo. Ang galing-galing mo magtago ng kalokohan. Napaniwala mo akong totoo at tapat mo akong minamahal, Timothy.
Sumbat ni Denise habang naguunahan sa pagtulo ang mga luha nito. Sinubukang hawakan ni Timothy ang mga kamay ni Denise, pero pilit na nagpumiglas si Denise. Huwag mo kong hawakan. Lahat ng tentasyon na dinanas ko nilaban ko, Timothy, para sa'yo. Pinilit kong baliwalain ang pagdadalawang isip ko sa mga oras na wala ka sa tabi ko. At ayokong masira tayo. Dahil mahal kita. Saad ni Denise. Halos hindi na naging malinaw ang pagbigkas ni Denise dahil sa kanyang emosyon. Puno ng galit at nasasaktan habang umiyak si Denise na umalis at ang maneho. Sa sobrang sama ng loob ay hindi na ito makapag-focus pa sa kanyang pagmamaneho. Habang nagmamaneho ay hilam sa luha si Denise. Hindi niya namalayan ang mabilis na sasakyan na pasalubong sa kanya at huli na para umiwas. Hanggang sa tuluyan nang ang nauwi sa isang di inaasang aksidente ang lahat. Isang malaking salpukan na lamang ang huling naalala ni Denise at pagmulat ng kanyang mga mata ay tila ba nasa isang silidito na madilim at walang liwanag na nakikita. Nasaan ako? Bakit wala akong nakikita? Tanong ng dalaga. Isang pamilyar na amoy ng perfume ang kanyang naamoy. Baliw ka ba? Nasa impyerno ka na uy. Rinig niyang bulong sa kanyang tenga. Boses ito ng isang pamilyar na lalaki. Agad na tinanggal ng lalaking nakatakip sa mga mata ni Denise. Sinadya niya lamang itong lagyan ng panyo sa mata upang mag-akala itong nabulag. Kian? Sambit ni Denise nang makita ang lalaki na kanina lang ay nangtitrip sa kanya. Alam mo bang sobra akong nag-alala sa'yo? Kaya sinabay ko na sina Mama, Lola at Tanya papunta rito para alamin kung okay ka. Nag-aalala lang sabi ni Kian kay Denise. Nandito ka lang sa tabi ko. Huwag mo kong iwan. Ikaw ang kailangan ko. Sabi ko naman sa'yo, diba? Nandito lang ako. Dahil balang araw, ako pa rin naman ang pipiliin mo. Ang lakas din talaga ng confident mo eh, no? Oo naman. Malakas talaga ang confident ko pagdating sa'yo. Sino bang katapat ko? Si Timothy, anak ng ano? Producer? Sikat lang yun dahil anak ng producer. Ako? Sikat ako dahil nagsumikap ako. At saka, I govern and rule my people. I'm not just an actor who plays a role. Oo na, langit ka at lupa siya. Hampas lupa yun eh. Sang-ayon ni Denise. Ilang araw ang lumipas nang makarecover si Denise. Ni Anino ni Timothy ay hindi sumulpot sa ospital. Mula sa aksidente ay kinaharap naman niyang muli ang isang panibagong issue na binabato sa kanya. Ang issue na ito ay patungkol sa hiwalayan ni Denise at Timothy dahil sa isang third party. Ayon sa kumakalat na balita sa lahat ng social media, ay ang municipality mayor ang kasangkot sa third party issue. Mas pinili daw ni Denise Tan si Mayor Villaflor kaysa kay Timothy. Iyon ang lumabas sa mga balita at artikulo. At dahil sa kumakalat na chismis, nag-post sa kanyang Instagram si Kia ng litrato nila ni Denise na may kasama pang caption. Kung kabit ang itatawag sa akin dahil sa minahal kong isang Denise Tan, okay lang. Basta sa susunod na halalan, tatakbo po akong gobernador. Huwag niyo po akong kakalimutan. Eto ang naging kalakip na caption ni Kian sa kanyang IG post kung saan ay pinusuan ng maraming netizens. At saka tinagpan ito si Denise. Kahit alam ng binatang mayor na maaaring hindi siya manalo kung ganong isyong ibabato sa kanya. Mawawala ng respeto sa kanya ang mga tao. Natawa na lamang si Denise sa ginawang iyon ni Kian. Dahil kung baliw na ito noon, ay mas baliw pa ito ngayon. At yun ang dahilan kung bakit mahal na mahal niya si Kian. Kaya naman, ay napakomment na lamang ang dalaga sa post ni Kian. Please vote Mayor Kian Villaflor for Governador. Love you mahal na mahal kong Mayor. Lalo silang naging laman ng balitang naroon. At naroon din ang pambabatikos dahil kuno sa panuloko ni Denise kay Timothy. Sinakyan naman ni Kian at Denise ang issue. At dahil doon, ay naging online sensation pa ang dalawa sa mga patama nila sa isa't isa. Tuluyan na ngang binao ni Denise ang lahat ng sakit at muling nag-upisa ng panibagong yugto kasama si Kian. Iniwan ni Denise ang showbiz para kay Kian. Wala siyang pakialam kahit malaos pa siya.
kahit batuhin pa siya ng kung ano-anong issue. Ang importante ngayon ay kasama na niya ang totoo niyang mahal at totoong nagmamahal sa kanya. Nagpa siyang magpakasal sina Denise at Kian at isang simpleng pagdiriwang lamang ang kanilang naging seremonya. Hindi man ito naging ingrandi kagaya ng iba. Alam naman ni Denise na tamang lalaki ang pinakasalan niya. Ang importante ay kasal na sila ngayon at may basbas iyon ang simbahan. Matitigil na rin ang issue sa kanila. Ngunit pagkatapos ng kasal ay may hindi inaasahang bisita si Denise. Pumunta si Denise sa kitchen para sana tiyakin kung marami pa bang pagkain para sa mga bisita. Marami pa kasi silang inaasahang darating. Well, kaya naman pala hindi mo ininda ang paghihiwalay natin dahil mayroon ka ng iba? Napatalon si Denise nang may magsalita sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo dito? Inimbitahan ba kita? Wala akong matandaan na pinapapunta kita rito. Inis na asik ni Denise nang makita sa likuran niya si Timothy. So wala ka na talagang pagmamahal sa akin? Ang bilis naman yata. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na wala kang kwenta-kwentang tao, Timothy. Pero salamat ha. Dahil sa'yo napunta ako sa tamang tao. Oh, bakit kasi dinidinay mo pa na ikaw ang unang nagluko? Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang nagluko, Timothy, hindi ako. Biglang tumawa ang lalaki sa sinagot ni Denise. I know. Pero pinalabas ko na lang na ikaw ang unang nagluko para maging mabuting tao pa rin ako sa mga tagahanga ko. Samantalang ikaw, pinanindigan mo talagang lalaking yun. May himig sarkastikong wika ni Timothy. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit ka pa pumunta dito? Umalis ka na. Nandito ako para sabihin sa iyong wala ka ng puwang sa showbiz. Malalaos ka na. At syempre, dahil sa panuloko mo na pinalabas kong kasalanan mo, muli itong umisi. At lahat ng sinabi mo, nirecord ko, kaya malalaman na ng mga taong totoo. Sabay na napalingon si Denise at Timothy sa pinto. Naroon si Kian na kanina pa pala nakikinig. Gumuhit ang takot sa mukha ni Timothy dahil doon. Kaya umalis ka na, dahil may ebidensya na ako. Muling sabi ni Kian na itinaas pa ang kanyang cellphone. Pinarinig ni Kian ang usapan ni Denise at Timothy kani-kanina lang. Lalong rumihestro ang takot kay Timothy at galit na tumalikod dito at umalis. Lumapit naman si Denise sa asawa at niyakap ito. Hinalikan naman sa buhok ni Kian ang kanyang asawa. Pagkatapos ng kasal, ay dumiretso na sa Japan ang mag-asawa at doon ang nag-honeymoon. Bala kasi nilang bumuo ng twins para dalawa kaagad ang aalagaan nila. Kaya sinulit nila ang Japan trip nila. Hanggang sa mabuntis nga si Denise at kambal nga iyon. Mabilis na lumipas ang mga taon, isang gobernador na ngayon si Kian. Mabilis na lumaki ang kambal na si Kiana at Drake na ngayon ay 6 na taong gulang na. Hi Dad, aalis ka na po ba? Tanong ng anak nilang si Kiana sa ama. Yes anak, pero dito na ako magla-lunch mamaya, okay? Okay Daddy, see you later. Uy, kayong dalawa, halina kayo rito at mag-aalmusal na kayo. Ani Denise sa dalawang bata. Bigla namang hinila ni Kian ang asawa at mapusok na hinalikan sa labi si Denise. Ano ka ba? Nakikita tayo ng mga bata oh. Mahinang saway ni Denise sa kanyang asawa. Sabay nilang sinulyapan ng kambal na parehong nagtakip ng mga mata. Kaya nagkatawanan na lamang silang mag-asawa. Inang biglang makaramdam ng pananakit ng ulo si Denise, ay bumaha naman ang pag-aalala sa mukha ni Kian ang hawakan ni Denise ang kanyang ulo. Nahihilo ka na naman ba? Medyo kumikirot ang ulo ko. Sabi ko naman sa'yo, magpa-check up ka na. Umiling lang si Denise. Eh, hindi na ako pupunta sa lakad ko. Pinag-aalala mo ako eh. Hindi, okay lang. Nandiyan naman sila manang deding. Tukoy niya sa kasambahay. Sure ka ha? Bukas ipapa-check up kita, okay? Ngumiti lang siya sa sinabi ng asawa. Nang makaalis si Kian at saka kinuha ni Denise ang nakatagong camera. Hanggang ngayon kasi, ay pinagpapatuloy niya pa rin ang pagbablog kahit na hindi na siya active sa showbiz.
at may binabalak siya para sa asawa. Pagkalipas ng isang linggo, nasa kalapit na lugar si Kian noon. Kakatapos lang ng event na dinaluhan niya para sa mga naapektuhan ng bagyong Lilet. Gov! Gov! Tawag ng isa sa kasama niya sa event. Lumingon naman dito ang butihing gobernador. Tumatawag ang mami mo. Hindi mo daw sinasagot. Gov, nasa ospital si Denise. Biglang nag-init ang pisngi ni Kian nang marinig iyon. Walang lingon likod na umalis si Kian at halos paliparin na nito ang sasakyan. Pagbukas niya ng pinto ng ospital, ay nakita niya roon ang asawang nakahiga. Nag-aalalang lumapit siya rito. Kumusta ka? Ano daw bang sabi ng doktor? Namumula ang mga matang sabi ni Kian. Noon kasing isang araw na pina-check up niyang asawa at hanggang ngayon ay wala pa rin result. Asawa ko, may sasabihin ako sa'yo. Nakangiting wika ni Denise. Oh, bakit nakangiti ka pa dyan? Samantalang ako, umiiyak na dahil sa pag-aalala sa'yo. Nakakunot noong sabi ni Kian. Kasi, I'm 4 months pregnant at twins ulit. Nabigla si Kian sa sinabi ni Denise. Saka naman pumasok ang panganay nilang kambal at mga yaya nito at cameraman nilang mag-asawa. Talaga? Pero bakit pinank mo ako? Kamot ulong bulalas ni Kian na nagtataka pa rin. Saka naman bumangon si Denise. Yes, asawa ko. Naka-vlog talaga to. Simula nang makaramdam ako ng morning sickness, kaya naman naisipan kong isurprise ka. Nakangiting wika ni Denise. Wala naman talaga ako sakit, kundi morning sickness lang ng pagbubuntis ko. Natatawang sabi nito. Kalauna naman, ay ngiting-ngiti na si Kian dahil pangarap niya talagang magkaroon sila ng twins ulit na kasalukuyang puro lalaki. Hindi nakakatawa yung magpanggap kang masakit ha. Huwag mo na yung uulitin. Mamamatay ako sa kakaisip eh. Nakalabing saad pa ni Kian. Opo, sorry na. Aniya. Agad namang nilapitan pa ni Kian ang asawa at hinalikan nito sa kanyang mga labi. Natigilan lamang sila nang magsalita ang isa sa kambal na si Drake. Do that without other people here, mommy. Daddy. Nakasimangot at nakatakip na naman ang mukha na sabi ni Drake. Kaya nagkatawanan na lamang silang mag-asawa. At hindi nga nagtagal, ay nanganak na nga si Denise ng another set of twins. At balak pa nila itong dagdagan after 2 years. Mas marami, mas masaya. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong handog namin para sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig. Hanggang sa susunod na storya. Thanks for watching!